Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay ginugunita natin ang 161 taong kaarawan ng ating dakilang bayani na nagmula sa Labo, Camarines Norte. Siya po ay si General Vicente Reyes Lucban. Ipinanganak noong 11 Pebrero 1806 na po. At ang kanyang mga magulang ay ang mga kinikilala sa bayan na sina Agustin Lucban at Andrea Reyes Lucban. Sila po ay isang pamilyang maraming ari-arian at mga lupain diyan sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Siya ay nag-aral sa daet sa tinatawag na Eskwela Pia Publica na pinatatakbo ng mga pare noong unang panahon. At matapos siyang mag-aral dito, siya ay kumuha ng kursong sekundarya doon sa Ateneo Municipal kung saan si Rizal din nag-aral doon sa Intramuros ng kanyang pang-sekundaryang antas. At noong siya ay magkolehiyo, pumasok siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran at siya ay naging isang abogado. At sa Manila ay nagtrabaho si Lucban bilang official criminalista, kasama niya sina Marcelo del Pilar, sina Doroteo Jose at iba pa. Subalit, makaraan ng ilang taon siya ay umuwi sa Labo upang maging isang delegado municipal at West de Paz sa Labo. At dito sa lalawigan ng Camarines Norte ay siya ay gumawa ng malaking pangalan. Siya ang nagtatag ng masoneria dito. Pinatag niya ang Loggia de Bicol. At ganun din, noong 1894, matapos naging bahagi siya ng pagtatatag ng Katipunan sa Manila, ay itinatag naman niya ang La Cooperativa Popular, isang samahang pang-agrikultura dito sa lalawigan ng Camarines Norte na kung saan ang mga magsasaka ay girinupo-grupo niya upang ang kanilang mga produkto ay magkaroon ng maayos na kita. Kaya, ito ang unang-unang naging kooperatiba sa Bicolandia na itinatag ng isang taga Camarines Norte. Subalit, ang La Cooperativa Popular noong taon na yon na itinatag ay hindi lamang basta isang samahang pag-agrikultura, subalit isang samahang palihim na sumusuporta sa kilusan na itinatag ni Andres Bonifacio na tinaguri ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, na siya ay bahagi rin ng pagkakatatag nito. Kaya nga, si Vicente Lucban ay naging tanyag hindi lamang sa Bicolandia kundi sa malaking bahagi ng Tayabas na kasalukuyang Quezon. Maraming beses siyang naglalakbay sa mga lugar na ito. At nung pumutok ang rebolusyon ni Andres Bonifacio noong 1896, siya ay kasalukuyang nasa Manila. At habang siya ay nasa isang pagpupulong, kasama ang mga taga-daet, sina Jegulinian, sina Karanseha at marami pang iba, sila ay hinuli ng mga Kastila. Ito ay noong Setyembre, taong 1896. At dahil dito, sila ay pinaghinalaang mga sumusuporta sa rebolusyon. At sa totoo lang, mga kababayan, dahil sa makabayang pagnanais ni Vicente Lucban na mapalaya ang Pilipinas mula sa mga Kastila, sikretong sumusuporta si Vicente Lucban sa Katipunan sa pamamagitan ng pagpapadala ng salapi upang ibili ng armas ng Katipunan doon sa Maynila. Kaya nga, napagsuspetsahan siya dahil sa madalas na kanyang paglalakbay mula sa Camarines Norte tungo sa Manila. At dahil dito siya ay nakulong. Nakulong siya ng mahabang panahon hanggang
halos isang taon hanggang noong 1897. At makaraang, sabi nga, makaraan ng isang taon, sila ay pinalaya, yung mga taga Camarines Norte, yung mga taga Daet na nakulong doon sa Bilibid, sa Maynila. Ang Bilibid noon ay nandiyan sa may Intramuros. At noong sila ay nakalaya, imbis na matakot sa mga Kastila dahil sila ay kinulong at sila ay pinarusahan, siya ay hindi natinag at lalo pang lumakas ang loob upang labanan ang mga Kastila. Matapos siyang palayain, sabi nga sa kasaysayan, pinunit niya ang dokumento na nagpapatawad sa kanyang mga kasalanan. At sabi niya, hindi niya isusuko ang simulaing pinapaglaban nila para sa kalayaan ng Pilipinas. Siya ay nagmamadaling tumungo sa Cavite at nakipagkita kay Emilio Aguinaldo. At doon, noong mga huling buwan ng 1897, ay naging isang tagakalap ng mga supply ng militar ni Aguinaldo, si Vicente Lucban. Dahil doon, siya ay isa sa mga pinakamalapit na pinagkakatiwalaan ni Emilio Aguinaldo. Kung kaya nga, kasakasama siya ni Emilio Aguinaldo hanggang nilikas nila ang Cavite at nakarating sila doon sa Bulacan. At noong nagkaroon ng isang tigil putukan, yung tinatawag na Peace Pact of Biak na Bato, doon sa Biak na Bato na kung saan sila ay nagkukutan ni Emilio Aguinaldo, siya ay naging bahagi at nasaksihan niya ang paglalagdaan ng emisaryo ni Aguinaldo at ganoon din emisaryo ng pamahalaang Kastila upang ihinto muna o magkaroon ng tigil putukan ang mga sundalong Kastila at mga sundalo ng Revolusyon. At isa sa mga napagkasunduan ay sila'y ipapatapon sa Hong Kong. Kaya noong ika-26 ng Disyembre, ang grupo ni Emilio Aguinaldo, kasama si Justo Lucban, kasama si Vicente Lucban, kasama ang ilang mga kapatid na Lucban, ay tumungo sa Hong Kong. At doon sila'y nanirahan ng higit isang taon. Sila'y naging bahagi ng pagpapatibay ng mga plano at estratehiya ni Emilio Aguinaldo. Sila'y naging bahagi ng pagbubuo ng konsepto upang magkaroon ng watawat ang Pilipinas na ginawa ni Marcela Agoncillo. At habang nasa Hong Kong, nagsanay siya at pumasok sa paaralang militar na pinatatakbo ng mga Briton. At doon natuto siya ng mga taktika, mga estratehiyang pangdigmaan. At habang nasa Hong Kong, nakikinikita niya na magkakaroon ng hidwaan ang Amerika at ang Pilipinas. Bagamat sinabi nga ni Commodore George Dewey kay Emilio Aguinaldo na tutulungan nilang lusubin ang mga Kastila sa Pilipinas. Tutulungan nila si Emilio Aguinaldo na mabawi ang Pilipinas mula sa mga Kastila. Subalit, alam natin na nangyari isang mapagpapanlinlang na Amerika ang dumating sa Pilipinas. At nung sumiklab ang digmaang Amerikano at Pilipino, naging bahagi si Vicente Lucban ng puwersang lumalaban sa mga Amerikano. Siya'y naging komandante militar ng Samar at ng Leyte. Kaya nga, sinasabi na nung nagkaroon ng isang matagumpay na labanan sa Balangiga, na kung saan ay halos naubos ang mga Amerikano ng mga Pilipino, si Lucban ay isa sa mga nagplano noong paglusob na yun, bagamat wala siya doon mismo sa eksena noong September 28, 1901. At dahil dito, naging pakay ng mahigpit na
pagtugis ng mga Amerikano si Lucban. At siya ay nahuli ng mga Amerikano. Hindi siya sumuko, no? Yan ang isang katangian ni Vicente Lucban. Tulad ng ibang mga general ni Aguinaldo at tulad mismo ni Aguinaldo na sumuko, si Vicente Lucban ay hinding-hindi sumuko sa mga Amerikano. Siya ay hinuli at dinala sa Maynila. At diyan muna po natin tatapusin ang ating konting panayam ngayong araw at sa mga susunod pa pag-uusapan natin ang buhay ni General Vicente Lucban. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.